Subtracting mixed numbers with regrouping. Third case po tayo. So, na-upload ko na po yung first and second case natin. Dito naman po, third case tayo. Okay, ulitin, subtraction does not have the commutative property. And subtraction, ordered matters. So, mahalaga rito yung pagkakaayos ng ating mga numbers na pinagmaminus. Dahil hindi siya katulad ng addition. So, na-explain ko na rin yan doon sa una at pangalawa nating videos ng first case and second case. Example natin, regrouping third case, ito yung given. 5 and 1 fourth minus 2 and 2 third. So, kung mapapansin nyo dito sa case na to, yung fractional part are not similar. The denominator of 5 and 1 fourth is 4 and 2 and 2 third is 3. So, we need to make it similar fraction. So, ang tanong, paano at ano ang gagawin natin? Diyan papasok yung regrouping. Ngayon, yung given natin na yan, kailangan muna natin mag-review para mas mapadali sa atin yung pagsasagot. Okay, sa simplify, yung 8 and 6 over 6, sinisimplify natin si 6 and over 6. Then, magiging sagot natin is 8 plus 1. Ang sagot ay 9. Dito sa subtraction, kailangan natin mag-unsimplify kapag regrouping ang ating ginagawa. Ngayon, si 9, a-unsimplify natin, magbawas tayo na isa. 8 plus 1, and yung 1 na yun, gawin natin fractional part. So, magiging 6 over 6. So, si simplify, in-opposite lang natin ng unsimplify. Sunod tayo rito. So, 1 fourth, then 2 third. Kailangan magpareho muna sila ng denominator na 4 at 3 magkaiba, kaya gagamitan natin yan ng multiplication para makuha agad natin yung tinatawag na LCD. May ibang paraan pa bago para makuha yan yung LCD. So dito para lang mas mabilis kunin natin yung multiply natin yung denominator nila pareho. Pwede kasing miss common multiple ang gamitin diyan para makuha rin. Okay, so 4 times 3 is 12. Now, our LCD is 12. Yan. Ngayon, si 1 fourth naging 3 over 12. At si 2 third naging 8 over 12. Paano? Explain natin dito. So, since 12 ang LCD, so 12 will be the denominator to get the numerator. 12 divided by 4 is equal to 3. Times 1 is equal to 3. So, ngayon, 3 yung sagot natin doon. Kasi 12 may ating denominator or LCD. Dito naman, so 12 divided by 3 is 4. Then, 4 times 2 is 8. So, yun yung sagot natin. Ngayon, dito, kung mapapansin ninyo, yung 5 and 1 fourth natin ay magiging 5 and 3 12 na. At dito naman, si 2 and 2 third ay magiging 2 and 8 over 12. Kung mapapansin ninyo, kaya may circle na white dito, si 3 over 12 o yung fractional part, mas mababa siya dun sa binabawas sa numero sa kanya, sa fractional part, 8 over 12. Samantalang ito, 3 over 12. So, kailangan may gagawin tayo. So, yan. Larger fraction is being subtracted from the smaller fraction. Anong gagawin? Mag-regroup na tayo dito. Yan. 5 and 3, 12. Magbaro lang tayo ng isa at yung isa na yon gawin natin 12 over 12. Why 12 over 12? Dahil ang similar denominator nila is 12. Kaya 12 over 12 tayo. Ngayon, add na natin. 4 and 3 over 12 plus 12 over 12. Ngayon, 3 plus 12 is 15. Also, copy the denominator. So, we have 4 and 15 over 12 minus 2 and 8 over 12. Yan. Madali na. Pareho na. Pwede na tayong mag-subtract. So, whole number to whole number and fraction to fraction. 4 minus 2 is 2 and 15 minus 8 is 7 over 12. So, ito na yung sagot po natin. So, naintindihan po ba? Okay, may isa pa po tayong example. 8 and 1 half minus 4 and 3 fourth. So, sa case na to,
hindi sila similar, again, so kailangan natin maging similar sila nung gagawin natin. So magre-group tayo, pero bago yon, kailangan muna uli natin mag-review. Ayan, nabanggit ko kanina, so 8 and 6 over 6, then equals to 8 plus 1, equals to 9. Now, in subtraction, kailangan natin mag-unsimplify. Si 9, ihiwalay natin. 8 plus 1, then yung 1, gawin natin fractional part, 6 over 6. Ngayon, dito, si 1 half, ay, si 4, ay, 3 fourth, ay magkaiba rin ng denominator. So ngayon, gagawin naman natin ang proseso. Kanina ginawa natin is multiply lang natin yung denominator. Dito naman gawin natin yung least common multiple. So si 4, ta-times lang natin sa 1, adi 4. Si 2 rin naman gawin natin times sa 1, so 2. Ngayon si 2, times natin sa 2, sagot ay 4. Ngayon, mapapansin natin dito, pareho na tayong may 4. So it means, kung pareho na tayong may 4, ang LCD natin ay 4. Ngayon, gawin na natin LCD ay 4. So mangyayari, 2 fourth and 3 fourth. Ngayon, paano? So, since 4 is the LCD, so 4 will be the denominator to get the numerator. 4 divide 2 is equal to 2. And 2 times 1 equals to 2. Kaya yan po naging 2. Now, dito naman tayo sa 3 over 4. 4 divide 4, 1, then 1 times 3 is 3. Kaya po 3 fourth lang din siya. Yan, proceed na tayo. So, 8 and 2 fourth and 4 and 3 fourth. So, dito sa case na to, yung ating, eto, in this case, the larger fraction is being subtracted from the smaller fraction. Kung mapapansin ninyo, ito yung case number 1. So, yan. So, anong gagawin natin? Edi regroup na tayo. Yan. Maghiram tayo ng isa at gawin natin fractional part. So, yung 8 magiging 7 at yung 1 na kinuha natin, gagawin natin 4 over 4. Bakit 4 over 4? Dahil ang similar sa kanilang denominator ay 4. Para mabilis tayo, similar na. Mag-a-add na lang tayo ng numerator. Yan. So, 7 and 2 over 4 plus 4 over 4. Ang sagot natin ay 7 and 6 over 4. Ngayon, pwede na tayo mag-minus ng 4 and 3 fourth. So, ngayon, 7 minus 4, ang sagot natin ay 3. Then, 6 minus 3 is 3. Then, copy the denominator. So, yun na ang ating tamang sagot. So, sana natuto po tayo dun sa aking video na to. Kung hindi man po may nakalituhan na pa rin sa atin, ulitin lang po natin panoorin tong video na to. Muli po ay salamat sa inyo panonood and mag-subscribe po kayo. Then, try to solve po ninyo ito and pwede nyo po i-comment yung sagot sa ating comment box. Yun lang po at salamat!